Sarap. Pandigulay. Order nga, sir. Yun yung ano, di ba? Yung parang burger na ano. Yan, sige. Come on. Hi mga kapadyak! So, highly respect this guy in behind me, si Sir Dex Tolentino, owner nitong bagong establishment dito sa Baler. At matagal ko siya nakakasama, mga kapadyak. Ito ay certified na padyakero biker. Nakasama ko sa Odax, nakasama ko siya sa Miami, nakasama ko sa Brusco. Certified yan mga kapadyak. So, dito tayo ngayon sa kanyang kanyang bagong bus na Resto Bar. Ayan natin magpakilala si Sir Tex sa inyo. Sir, magandang hapon, mga kapadyak. Pamala kay Sir Tolentino, Tiga Baler, buong San Luis, Aurora. Si Sir Tex nga pala, incidentally, siya ang aming presidente sa founding member ng Aurora Bikers Cyclist Club. So, Sir Tex, Ano ang pagkakataon mo sa government? So, pagpupunta naman tayo, usually sa mga restaurant, sa malalaki, may etiquette, may pag-dress code. Parang hindi welcome. May hindi welcome yung pinapawisan. So, naisip ko na gawin muna na Aurora Bikers Headquarters, and then later on, tatakambayan din ng naman. So, yun pa natin na sports resto bar. Yung mga bikers, all welcome dito. Pag napadaan kayo, kapunta kayo ng Baler, hanapin yung text screen, sports resto bar. Dito lang kami sa National Road. Design ng lugar, medyo kakaiba. So, pwede ko sabihin na yung ito para sa Baler, may lakakakita ng mga ganito eh. So, saan mo ba nakuha yung inspiration para dito sa mga gamit sa Baler? Actually, ang dapat lang namin na, ang dapat na talang gawin namin muna, natin muna is, tingnan lang yung mga sira-sira dyan na pwedeng i-recycle, yung nandito rin na magagamit. So, yun. Pati yung yero, yun ang talaga isasano. I-recycle natin kasi ako, bilang arkitekto kasi kung gusto natin ng gawin lahat na neglected kasi ito sinalangat ng mga gamit. Tinatapon lang sa basurahan. So, regardless natin, saka natin pinagkakitikin lang sa mga buo ng
ganito. Bigyan ng sabi ay, new lease on life. New lease on life at makulay ang buhay talaga. Para ganito. And then, ano? So, ito, palagay ko habang nagpa-bike tayo, sino na palaro lang sa AC ko. Oo, usually pag nakikita natin, sayang yung mga materials na dapat sana pwede pang gamitin. Ikaw ba lahat na isipin ko yung actually, meron ako yung partner ko na ano, nasama rin siya na naging sa gusto niya. Sa paggagawa namin, along the way, nabuti nakatag po ako ng mapadyak din namin. Pwedeng nakaras ko na isa sa nag-interpret nung ano, yung mga gusto natin na gawin dito. Pag yung tungkol sa beautification nito, eh karamihan yung partner ko ang ano, Woman's touch. Oo, woman's touch. Napanggit mo ang partner ito ay open sa lahat ng tao. So, bata. Open sa lahat. Open sa bata, sa matanda, o kung sino ang gusto na kumain ng masarap na pagkain at maging relax. Ano ang sinasurve niyo na pagkain? Ano yung general na description? Gourmet tayo. Oo, meron tayo asper on there. Tapos pag the weekend, pag marami na talaga, mag-ano rin tayo ng ito yung way. At saka we do catering na rin. Kasi actually, nagtatanong yung mask. Eh, para yung ibang mga ano, chef, napapaka pag ano na sila, mag full-time kitchen na tayo. Ito nga pala ang natin, ang main chef, si Nok. Hello po, magandang araw po. Okay, sir. So, nagkausap kami tungkol sa menu ni Sir Tex. Ano ba ang mga ino-offer mo? Ano ang mga niluluto mo? Yung concept po ng food na hinihin ko sa akin ni Sir Tex, sabi ko niya sa akin, ibukul po sa panahon. Kasi panahon po natin ngayon ay kahirapan po, crisis po sa presyo ng gulay, ng karne, ng lahat po. Sige sa drop, sa top na din, mahal, may kamaalam po. Ang gusto po kasi nila, medyo, pag kumain po yung customer, hindi magre-reklamo sa presyo na mahal. Hindi rin po kami ma-apektuhan sa presyo ng pagkain na mahal. Ang ginawa po namin, pinag-isipan, binigyan ng panahon para lahat ng pagkain na lalabas po dito ay talagang nakma po sa lasa ng tao. Hindi lang tigabayan, pati turista po. So, yung ginawa po namin, local. 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 Local ay drone na natin. Locally. Yung mga sample, ano yung mga tulad po nung yung sandwich po namin, ginawa namin ng morning. Authentic po yung kakaiba. Pag kinagat mo po siya, masasabi mo na paano hindi mo nga kakaiba, hindi mo makalimutan yung lasin. Katulad po ng vegetable sandwich namin, pandigulay namin. Local ingredients po siya, local gulay. Gawa din, ginawa po na po ng kakrat, on the starch po lahat yung ingredients. Bread, mayonnaise, So wala mga ipiling ano, yung sa pindahan? Wala po, wala po. Semi-gourmet. Sino ka pala, si Sir Ma? Supportahan niyo po kami sa next clip. Lumalong po kayo. Nasaan po namin ang inyong pag-suporta at pagtigim sa aming mga butaheng pagkain hinain. Pagkain pambaler, pambasa po. Hindi lang sa bikers, surfer, turista, normal na tao. Para po sa lahat. Inuho po namin ito para yung mga guests na dadating sa amin, mapangitiin namin bago sila umalis. O yung mga gutom dyan, pag kayo pumunta dito, siguradong lalabas kayo na kayo satisfied, full ng matawan, at babalik kayo pag kayo nagutom na. Ito yung lugar na babalik-balikan, masaya ang mga tao dito, para kaming isang pamilya na haharap sa, iyo, sa inyo, at nang magsano-sano tayo sa masaganong pagkain.
Ang hirap din na sobrang takaw. Ito ngayon, kailangan natin ipawis mga pinagkakain natin kagabi. Nandito ako sa Pag-asa Hill. Ah!